Magandang araw po sa lahat ng mga kapatiran na nakakasama po natin dito sa ating online na pananambahan ng Messiah Mission International Ministries. Ano man pong inyong kalagayan, nawa po tayo ay nagpapatuloy sa Diyos. Ayan, may problema man o wala, may pera man o wala, masaya man o malungkot, tayo po ay magpatuloy sa Kanya. Alam naman natin ang katotohanan, ano po, na tayo po ay meron pa ring hamon na kinakaharap. Bagamat, nako, salamat sa Diyos at mas maluwag na ngayon, lalo yung mga taga-NCR, tayo po ay naka-GCQ. Wala na siyang heightened restriction, wala nang some restriction, so plain GCQ. And hopefully, mas lumuwag pa yan. Pero, sa kabilang banda, ayon sa mga balibalita, ay medyo dumadami po yung local transmission ng Delta variant, no? Talagang ito yung nagpapatunay na itong ating bansa ay, o ang mundo ay meron talagang karamdaman at ang pag-asa natin ay ang Diyos. Well, hindi ko po sinasabi yung karamdaman ay yung COVID-19 lang, ano? Kundi marami pong sangayan, ano? Kasama po yung ngayon, malapit na naman ang eleksyon dito sa ating bansa by next year. At ngayon pa lang, marami ng mga nagpaparinig, no? At dumidiskarte na para sila po ay mapansin at magkaroon ng pwesto. At isa po sa pinakamalaking problema o sakit ng bayan natin ay ang korupsyon. Ayan. So, hindi po ako tumutukoy ng isang politiko o grupo, kundi yan po ay talagang matagal ng sakit ng ating bayan. Kaya naman, sa oras na ito, ang pag-uusapan po natin ay isang paksa na magtuturo po sa atin ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. In one word, yung ating title po ay repentance. Ayan. Napapanahon ba ito? Ngayon na tayo'y nasa pandemya pa rin, ngayon na tayo po ay naka-quarantine, napapanahon ba ito? I believe so, na ito po'y talagang kailangan natin. Dahil sa may gitsang taon na, ito pa rin yung ating kalagayan. Talagang kailangan nating magpakumbaba sa ating Panginoon. At para turuan tayo sa mga oras na ito ng mensahe ng ating Panginoon, syempre, babalik tayo sa Scripture at ating pag-uusapan kung paano ba talaga manikluhod sa Diyos at tayo po ay humingi ng Kanyang habag upang tayo po ay Kanyang mapatawad. Pupunta po tayo sa isang talata na very familiar at hindi lang para sa mga Kristiyano, ha? Maraming mga nakakarinig nito kahit mga hindi believers. At ang tinutukoy ko po ay 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Basahin ko po from the NIV. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sabi ko kanina, yan po'y familiar. Abay, marami po, palagay ko, kahit mga kaibigan ninyo, ay alam po yung talata na yan, sapagkat minsan nagagamit pa yan kahit sa ibang mga propaganda. Pero ano nga ba talaga ang essence nitong talata na ito? I believe, ako po, personally, marami na rin akong mga nagawang mga sermons galing dito sa mismong talata na ito. And today, I have another sermon, simple sermon from this particular text. At nawa ito'y gamitin ng Panginoon para tayo po ay talagang mahimok na magpakumbaba sa Kanya at tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya. At kung tayo ba'y hingi ng tawad, tayo ba'y talagang patatawarin ng Diyos, no? At ano ba yung magiging bunga kapag tayo humingi ng tawad at anong patunay na tayo ay talagang pinatawad na ng ating Diyos. So sa pagkakataong ito ay hayaan niyo po ang inyong lingkod, bigyan ko po kayo ng ilang mahalagang mga puntos very very quickly. Pero meron po akong deal sa inyo, ha. Ang deal ko po sa inyo, pwede po ba once a week lang naman ito, no? At maiksi lang naman ito, I promise you. Mag-concentrate muna tayo. Tigil muna yung ibang mga ginagawa and I want you to listen carefully. Bigay natin yung puso natin dito para matutunan po natin at may apply natin sa ating mga buhay. Okay, so salamat, ha? It's a deal. Okay, so una po na gusto kong makita dito is that we are God's people. Ang sabi po dun sa ating binasa, if my people.
So, ibig sabihin, ang tingin ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang bayan. Tayo ay kanyang, ay sa kanya in particular, no? So, hindi tayo foreign, hindi tayo kakaiba, hindi tayo walang kwenta sa kanya. Tayo ay mahalaga sa kanya. Pag sinabing, if my people or my people, ibig sabihin tayo ay inaari niya na sa kanya. At dun sa puntong yon ay dapat pasalamatan natin na tayo po ay sa Diyos. At ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, may concern ang Diyos sa atin. At kung tayo may karamdaman, hindi gusto ng Diyos yon. Kung tayo po ay nagdurusa kagaya ng nangyayari sa atin ngayon, hindi po gusto ng Diyos yan. Sapagkat tayo po ay Kanya at tayo po ay hinirang ng ating Diyos. Kaya naman, maraming tao nakakalimutan yan. At ang tao ngayon ay mas nagiging selfish. Ang mga tao ngayon ay they go their own way, no? Ang hanap ng tao ngayon, yung kaligayahan. Ang hanap ng tao ngayon, survival. Ang hanap ng tao ngayon ay kumita ng pera, no? Pag inisip natin ngayon yung storya ng COVID, yung storya ng mga vaccines, eh bagamat maraming naghirap, pero may mga ilan na yumaman at yumayaman pa, no? Imagine niyo na lang yung mga kumpanya, mga pharmaceuticals na nagbebenta ng mga vaccines, no? Worldwide po 'yan yung demand at talagang mabilisan, no? At kita niyo naman installment yung dating sa mga bansa. At ngayon ang nakakalungkot, kahit na meron ka ng vaccine, no guarantee na ikaw ay hindi tatamaan ng COVID. At sabi nila, pwede ka pa rin tamaan, lalo na itong bagong variant na ito. Parang naglolokohan lang, hindi ba? At pagkatapos ngayon, pinag-uusapan na rin yung kailangan ng booster. So, ibig sabihin, dagdag na naman yon. Eh, sabi nila, Pastor, libre naman po yan. Wala naman akong binayaran. Eh, pero bago nakarating sa iyo yan, may bayad po yan. At yan po ay babayaran ng pera ng gobyerno. Ang mga bansa, no, yung kaban ng bawat bayan ang ginagamit po para dyan, no? So, kaya nakakalungkot po yan na yung sinasabing vaccine ay hindi naman nagagawa yung kanyang trabaho para protektahan ang tao, no? So, kaya pag tinignan po natin, wala tayong pwedeng balingan sa mga oras na ito, kundi ang maniwala na ang Diyos ay buhay at siya po ay nandito, hindi po tayo pinababayaan. Kahit na nasa hopeless situation na tayo, He is in full control, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Pangalawang bagay na gusto pong makita natin dito, and gusto ko medyo magtagal tayo dito sa punto na ito, no? We are to pray. Ang sabi po dun sa talata na ating binasa, if my people will humble themselves and pray. Ayan, so tayo, ang hinihingi ng Diyos sa atin, hindi yung magmalaki. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, hindi yung magtiwala sa sarili natin. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay hindi yung ilagay yung ating pagtitiwala sa ano pamang mga bagay. Ang hinihiling ng Diyos sa atin ay tayo'y manikluhod sa Kanya. Tayo ay manalangin sa Kanya. Bakit po? Kasi simple lang po yung logic dyan, no? Tayong tao, sino bang gumawa sa atin? Ang Diyos. So parang kotse. Yung kotse mo nasira, no? Kanino mo dapat idadala? Eh di siyempre doon sa manufacturer or yung mga expert doon sa brand ng kotse na iyong ginagamit. Kasi mas alam nila yon, no? Dahil sila po yung manufacturer. God is the one responsible kung bakit tayo nandito sa mundo. Siya ang lumikha sa atin. Kaya naman, kapag ka something na dumadaan tayo sa trouble, maliit man o malaki, tayo po ay lumapit sa Kanya. At paano tayo lalapit sa Kanya? Panalangin. Now, gusto ko pong makita natin that in the Old Testament ay wala pong ganitong pribilehiyo lahat ng tao. Iilan lamang na mga tao ang binigyan ng pagkakataon, no? Yung mga saserdote, yung mga propeta. Not all people can come directly to God para manalangin. Pero sa panahon natin ngayon, bukas ang langit, pwede tayong lumapit sa Kanya. Walang bayad yung signal, no? Walang buffering yung signal. Laging online ang ating Diyos, 24/7, at kahit lahat ng tao pa ay magsabay-sabay na lumapit sa Kanya, ay walang clogging. Narinig niya,
in details, no? At maliwanag na maliwanag, wala pong malabo o parang nagro-robot na dating na panalangin sa ating Panginoon. Sapagkat siya po ay nagmamahal sa atin at alam niya yung ating kalagayan. Pero gusto niya na tayo po'y lumapit sa kanya. Siguro nagsasabing iba, eh ba't kailangan pa kasing sabihin sa Diyos? Alam niya naman kung ano yung nangyayari sa atin, eh di sana, to the rescue na siya, bigay niya na yung ating kailangan without asking. Well, praying is an expression of our faith. It is an expression of our trust in Him. And it is an expression na tayo po ay naniniwala na siya po ang may control ng lahat ng mga bagay. Kaya, mahalaga po na tayo po ilalapit sa kanya. Parang kagaya po yan ng telco, no? Yung telco, cellphone mo, hindi naman yan automatic na tatawag para sa'yo. Kailangan ay pipindutin mo yan, gagawin mo yung dapat mong gawin na mga settings in order for it to work. So sa atin, ganun kasimple lang, no? I-activate natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng panalangin. So God is seeking for His people na tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. Paano't aminin natin sa Kanya? Hindi natin kaya. Aminin natin sa Kanya. Wala tayong magagawa. Aminin natin sa Kanya. Talagang we need help. Aminin natin sa Diyos na may kasalanan tayo. Meron tayong pagkakamali. May pagkukulang tayo sa Diyos. Maraming tao talagang nakalimot sa Diyos. At itong pandemya ay ginagamit na instrumento ng Diyos on a positive note para mas maalala natin ang Diyos, para mas makilala natin siya, para mas maging dependent tayo sa ating Panginoon. Nakakatuwa po na sa kabila ng lahat, ang Diyos ay patuloy na nire-reveal yung kanyang sarili sa mga mananampalataya and even to the lost people of the world upang siya'y patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian. Ikatlong bagay po na gusto kong makita natin dito is that we are to pursue. Ano ibig sabihin yan? Ang sabi, if my people will humble themselves, seek my face, no? And turn from their wicked ways. So, ang sinasabi po dito, kinakailangan tayo po ay saliksikin natin. Hanapin natin yung kanyang mukha, no? Kasi, ang tao, ang tendency, kumapit sa gobyerno, kumapit dun sa mga magbibigay ng tulong, kumapit dun sa pangako ng bakuna, kumapit dun sa pangako ng mga gamot na ngayon yet to be proven. Ano man ang stand ninyo, kayo ay pro-bakuna o hindi, pro dun sa mga gamot gaya ng ivermectin o hindi, yan po'y secondary lamang. Ang dapat nating i-pursue, ang sabi dun sa ating talatang binasa, seek my face, no? Atin pong hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. In one verse, Matthew chapter 6 verse 33 in the New Testament, ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So yun yung dapat na pinuporso natin sa buhay. Hindi yung tayo nagpuporso ng pera. Hindi ko sinasabing hindi importante yan. But that's secondary. Laging ang una ay ating saliksikin ng Diyos, saliksikin natin yung kanyang kalooban, saliksikin natin yung kanyang mukha, sapagkat ang Diyos ang siyang tanging kasagutan sa ating kalagayan ngayon. At kung wala siya, at kung hindi siya kikilos, eh wala pong silbi itong buhay na ito. So we need to trust Him and patuloy po nating i-pursue yung righteousness, i-pursue yung buhay na nakalulugod sa Kanya kahit tayo po ngayon ay nasa ganitong kalagayan. Sapagkat mabiyaya ang Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon. Ayan, so that leads me to my last point. We are to prove. Ayan. So tayo po ay hinahamon ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ng we are to prove? Sabing ganon, and turn from their wicked ways. Ang nais ng ating Panginoon, di tayo magpatuloy dun sa ating dating buhay. Maraming tao, they will ask for forgiveness, pero they will continue living in sin. Ang gusto ng Diyos, hingi tayo ng tawad kasi na-realize natin mali, eh di uulitin. No, mag 180 degree turn na tayo. Tatalikuran na po natin yung maling gawi na yan. Yan. So, nagpapaalala ang Diyos, binubulungan ka ng Diyos sa mga oras na ito. Kung meron kang ginagawa na hindi nakakaluwalhati sa ating Diyos, kahit wala pa nakakaalam yan, kahit sikreto yan, kahit alam mong ikaw lang nakakaalam yan, alam ng Diyos yan at ang hamon ng Diyos sa atin,
kasabay ng panalangin at paghingi ng tawad ay yung pagtalikod doon sa ating mga maling gawi, no? Dapat ay 180 degree turn. Kung dito yung direction mo, babaliktad ka na at dito ka na patungo. Kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi mo nahanapin yung pangsariling layaw. Hindi mo nahanapin yung pangsariling ligaya. Hindi mo nahanapin yung pansamantalang ligaya. Sapagkat ano pong dinudulot ng mga pansamantalang ligaya? Eh, pang walang hanggang kaparusahan. Long term na pagdurusa, naging masaya ka sa maiksing panahon, pero matagal mong pagdurusahan. Sa oras na ito, ito po ay hindi po word of condemnation. Ito po ay word of challenge ng Panginoon sa atin. We need to turn from our own wicked ways. Nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, pero marami pa rin taong nagpapatuloy sa kasamaan. Nakita nyo, may mga namamaril pa rin ang kapwa, may mga nagnanakaw pa rin, may mga nanggugulang pa rin. Kamakailan, mayroong isang nananagasa, no? At ilan yung kanyang sinagasaan at nagpahabol pa sa pulis. Hindi ba? So, naku, mapalad lang siya at may media at hindi siya pinagbabaril ng pulis, nabigyan pa siya ng buhay. Pero hindi pala minsan niya lang ginawa yan, ano? Yeah, come to think of it, sana ngayong panahon na ito dahil sa ganitong kalagayan, lahat ng tao bumabait na eh. Eh dahil nga dito sa nangyayari sa atin. Pero hindi eh. Some people are becoming more wild, some people are becoming more clever, and some people are becoming more greedy. Iwasan po natin yan. Ang gusto ng Panginoon, tayo po'y mabuhay na nagtitiwala sa Kanya. Ngayon po, as I end, ay gusto ko pong tignan natin ano bang magiging bunga. Yung apat na bagay, kapag kaginawa natin, yan po'y it spells repentance. Tayo'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa ating Panginoon. At kapag ginawa natin, tandaan po, yung repentance, hindi lang yung pagsabi, Lord, sorry. No? Yung repentance, hindi lang yung pagsabi ng, Lord, naku, guilty po ako. Pasensya na o patawad na. Ang repentance po ay turning around, yung pagtalikod. No? Yun yung huli nating pinag-usapan kanina. That's what we mean by repentance. At kapag ginawa po natin yan, no? Yung mga bagay na yan sa harapan ng ating Panginoon, ano kaya ang mangyayari sa atin? Well, nabasa natin kanina, sabi, and I will hear from heaven. Now, what's the implication na sinabi ng Diyos, and I will hear from heaven? That means, yung relationship will be restored. So, it means restored relationship. Ibig sabihin, kapag tayo po ay may kasalanan, nababahiran po yung magandang relasyon ng tao sa Diyos. Nalalamatan, syempre, hindi natin napiplease siya, nasasaktan ng Diyos. Kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, lalo tigit sa lahat kapag tayo po ay namumuhay sa kasalanan. And so when we repent, when we turn around from our sin, tinalikuran natin yung kasalanan natin, tayo po ay sumunod sa Kanya, then, sabi ng Biblia, I will hear from heaven. So ibig sabihin pala, kapag tayo ay may kasalanan, tayo humingi ng tawad sa Kanya, hindi natin tinatalikuran yung kasalanan, eh yung ating prayer hindi nadidinig ng Diyos. Gusto natin na marinig ng Diyos yung ating panalangin. Magsisi tayo, talikuran natin ating kasalanan, ang pangako niya, I will hear from heaven. Another result is the forgiveness of our sins. Yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang sabi po, and I will forgive their sins. Alam nyo kung sino lang ang pwede makapaglinis sa atin? Wala namang iba kundi Diyos lang eh. Yung kasalanan, mas malala pa yan sa virus ng COVID-19. You want to be cleansed? Lapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad, kayang-kaya tayong patawarin ng Diyos. And finally, ang sabi po dun sa talata, and I will heal their land. So the next result will be healing of our land. May sakit ba yung ating land? Opo, pati ekonomiya po natin ngayon, bagsak, no? Yung halos maraming aspeto talagang bagsak, no? So, tayo po'y lumapit sa Kanya, itay ng tawad, at yung effect nito, higit pa dun sa pagpapakumbaba na ating gagawin. Nawa, sa mga oras na ito, tayo po'y napagpala ng Kanyang salita. All we need to do is to humble down before Him, sumunod tayo sa Kanya, at ang pangako niya, hindi lang ngayon, kundi sa ating habang buhay, Siya ay magpapatawad at tayo po ay Kanyang pagagalingin. Maraming pong salamat! Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
Sa pagkakataong ito, ang pinakamaganda nating tugon ano, dun sa mensahe na atin pong narinig kanina ay ang lumapit sa Diyos syempre sa pamagitan ng panalangin at dala-dala natin yung pangako niya na ang sabi niya, "And I will hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land." Yan. Yan ang ating tangan-tangan ngayon. Yan ang ating pinananampalatayanan ngayon. Kaya, samahan niyo po ang inyong lingkod. Tayo lumapit sa Diyos at tayo po'y humingi ng tawad sa Kanya at umasa sa Kanyang habag. Manalangin po tayo. Aming Diyos, sa oras na ito, kami humihingi ng tawad, ng iyong habag. Patawarin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin individually, ang bawat pamilya, ang buong church, Panginoon, ang aming bayan, humingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na talikuran ang aming mga maling gawi. Mga maling gawi na marahil ay hindi alam ng maraming tao patungkol sa amin. Ito isang bagay na sikreto namin, Panginoon, pero hindi po ito lingid sa iyo. Mga maling gawi, Panginoon, na nakasanayan namin na nakakasira, Panginoon, ng aming relasyon sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. At sa oras na ito, tulungan niyo po kami na kami po'y mamuhay sa katuwiran mo, Panginoon. Matuto kami magpakumbaba, patuloy na saliksikin ang iyong mukha, ang iyong katuwiran, Panginoon, upang kahit na ngayong panahon ng pandemya, kami po'y lalago sa pananampalataya sa iyo. Lord, dinadalangin din po namin ang aming bayan na may sakit. Sakit, Panginoon, na wala pong lunas at sakit na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay ng kagalingan. Obviously, yung sakit na tinutukoy po namin, Panginoon, ay ito pong virus na pumasok. And they mutate, Lord, from one variant after another. And we pray, O Lord, na ikaw po ang siyang tumuldok. Tapusin niyo na po, Panginoon, itong paghihirap na ito na dinaranas ng iyong bayan, Panginoon, ng buong mundo, O Diyos, maging yung mga kapitbahay namin, ang mga bansa, especially ang Indonesia, na ngayon po ay epicenter ng COVID-19 dito po sa Southeast Asia, o sa maging buong Asia, Panginoon. Lord, patawarin niyo po ang aming bayan at pagalingin mula sa sakit na ito. At pagalingin niyo rin po kami, Panginoon, sa sakit na kasalanan, yung virus na kasalanan na nagdudulot ng greediness, ng immorality, ng corruption at iba't iba pang kasalanan, Panginoon, na namamayagpag dito sa aming bayan at maging sa mga individual na tao. Patawarin niyo po, Panginoon, at pagalingin niyo po kami mula sa mga sakit na yan, Panginoon. Higit sa lahat, O Lord, tanggalin niyo po sa amin, O Diyos, yung epekto ng virus ng kasalanan na nagtutulak sa amin sa tukso para po malaglag at gumawa ng mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa iyo. Salamat po at sa oras na ito, Panginoon, I declare healing, Lord, healing physically, even sa mga may karamdaman na kasama namin ngayon. Healing para sa bawat pamilya, Panginoon, healing economically, healing sa relationship, Panginoon, and in every aspect. And we also declare, Lord, your healing for our land, sa aming bayan, Panginoon, and healing to the world. Ikaw lamang ang may kakayahan ito, Panginoon, kaya sa iyo namin ipinagkakatiwala. Marami pong salamat sa oras na ito, kiniklaim po namin ang tugon sa aming panalangin sapagkat ikaw ay mabiyaya sa amin. We give you all the praise, the glory and the honor in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikiisa and pagpalain po kayo ng Panginoon, di manabanggit yung inyong mga specific prayers na dinig ng Diyos and I know God will answer your prayers. Salamat po. God bless everyone. Yeah.